Hello, ako nga pala si Coach Rev. Rinig niyo ba ako? Yes, guys. Sup. So, new era tayo. Actually, tatry ko to for 1 week. Ano? Of course, may pag-uusapan tayo yung January SLP report ni Axie Infinity. Pero bago ko, syempre, ibalita sa inyo yan. Ay, grabe mga reptile ngayon, no? Bubble reptile. Mapagbenta ka ng Axie, ano? Pababa yung mga Axies eh, no? Presyo ng mga Axies ngayon eh. Pababa guys, ano? 1.8 na lang, grabe. Pababa. Pero by the way, shoutout ko lang guys si Axie. Kasi dumating na. Bago tayo mag-usap, ano? And by the way guys, syempre may pag-giveaway tayo sa dulo ng video, ano? So, 150 SLP. Pero papakita ko lang din sa inyo. Yan guys. Charan! So, merch. No, merch ni Axie. Yan. So, sa mga magpapadala ng, ano, ng mga items. Pwede, pwede. May laman yan guys. Actually, matagal na dapat to. Matagal na to. Pwede. Mga stickers, keychain, everything. Ayan. Unbox ko pa siya. Gawin ko pa siya ng unboxing video. Ayan. Pinakita ko lang sa inyo, guys. Okay. So, balik na natin to. Kumusta ba, guys? Sa tingin nyo ba okay? Tingin nyo ba okay yung gandong setup? Mas tumagal eh, no? But yeah. So, ito na. No, January update. Ayan guys, January update tayo ng SLP Stability Fund update. So sa mga di naakala, meron kasi tayong tinatawag na update tong si ano no, si Axie Infinity. No, and yung buyback system nila. Okay? So teka nga, check natin tong vlog na rin para makita natin ano. Sabay-sabay nating tingnan. So I got one more. Latest ba to? Ay hindi, ito yung una nilang release noon, January 11. So magwa 1 month na rin. Hello, magpa-pump si SLP niyan eh, no. Pero ito ah. Ito guys. Okay. Ang situation ngayon, no. Hindi, may ako na sabihin. So lagay natin dito. What do we accomplish through targeting 2% deflation? Okay? So in January, we introduced supply cap of 44 billion and a buyback and stability fund with a goal of 2% inflation. So relatively stable value, past inflationary periods of SLP introduced volatility into the Axie ecosystem and huge fluctuations in the value of in-game rewards, which had far-reaching effects on Axie price. Ito na nga eh, no? So ang goal nito guys, okay, ang goal nitong ano na to, itong parang update na to, ano, itong program na to ni Axie is hindi para mapaangat, no? Although kung mapaangat, syempre mas maganda, pero ang pinaka goal niya talaga is maging mas stable siya to the point na hindi na siya bababa sa kung ano yung presyo niya ngayon, no? Kasi magiging awkward na guys yung position natin or yung presyo ni SLP kapag mas ano siya, mas mataas. I mean, sorry, mas mababa. Sorry. So, for example, ang presyo ngayon ni SLP is around 16 centavos, di ba? 16 centavos. Diyan na lang siya naglalaro. Di ba? Napansin nyo, halos hindi na siya umaalis at hindi na rin siya lumalayo dyan sa price range. Although, nag-15 cents, pero hindi naman na natin nakikita yung pagbaba. Okay, hindi naman na natin nakikita yung pagbaba ng 15, sa may 15 cents. Unless na lang siguro may Bitcoin movement talaga. Pero regardless, halos hindi naman na siya alam yun, hindi na siya umaalis dyan. Unlike dati, diba, na na-reach niya ngayon 20 pesos, dahil bumili, 20 pesos, and then bumaba, no? So at least at some point, maganda siya, no? And then meron din naman tayo ditong 2% deflation. So at least siguro, mangyayari dito, unti-unti, as we go on through the processes na yaano natin, day by day, medyo baka umakyat ng konti, di ba? Hindi natin alam. Nalagay dito, deeper liquidity. If supply dynamics are more predictable, liquidity providers and market makers can have greater confidence in supplying liquidity for SLP.
thereby creating a healthier market for the SLP earned in game. And then next is acceptance and spending. In 2021, we saw many merchants or store owners accept SLP in their shops. But a key requirement for merchant adoption is not having to swap immediately on another currency. The system implemented aims to induce more confidence in all SLP holders, including merchants. Meron dito sa amin, guys, no? Actually, hindi lang dito sa amin eh. Meron din ako nakita sa may bandang tawag doon, Muntinlupa area, no? May mga shops doon before anong 2021 na nag-a-accept ng SLP as payment. No, for example, ang presyo ay 7 pesos. So, 7 peso worth of SLP ang ibabayad mo. No. And this is with correlation sa video natin kanina na dapat pinanood ninyo. Hindi nyo ata pinanood eh, no? So, ayun. Okay. So, basically, that's how the method works, ano? And then next, guys. Okay, next is we have a system of reserves. In the bear market of 2022 to 2023, many players called for buyback, no, of SLP. And we actually agree that in certain market conditions, when SLP inflation is higher than desirable, buybacks are warranted. The new stability funds allows us to create a stockpile of reserves that can be deployed to modulate supply in times of higher inflation. Itong buyback na to, no, sobrang unusual niya para sa akin. And hindi ko ina-expect na gagawin to ni Sky Mavis. To be honest, ha, guys, hindi ko ina-expect na gagawin yon ni Sky Mavis. Okay, hindi ko ina-expect na mag-a-announce sila na mag-buyback sila. Kasi, di ba, laging sinasabi ng mga developers, eh, instead na mag-buyback kami, why not maglagay ka na lang kami ng funds for growth? Now, kasi si Sky Mavis, guys, or Axie Infinity, meron na siyang fund for growth, no? Which is maganda, di ba? So, meron na siyang fund for growth. So, hindi na natin masyadong problemahin yung budget, no? Now, magkakaroon na siya ng surplus budget for buyback system. And yung buyback system niya maganda, which is pag-uusapan pa natin lalo. So, summary, guys. Sa January, na-achieve nila yung 2% deflation. And then burned 69 million SLP in total. Now, 39.8 million SLP added to stability fund. Result, no action taken. We're encouraged by this progress and will continue to follow the path laid out in the document above. We calculate SLP burn numbers by looking at SLP spent in-game via both Origins and Classic. On-chain numbers reflect SLP bridge into the game but not actual SLP. Not actual SLP spent. So, last month, 69 million yung number. Dapat natandaan nyo, guys, diba? Like, nagkaroon tayo ng computation, diba? Na 70M. No, nagkamali nga ako, alaw 7M, diba? So, 70 million ang monthly na nabuburn kay SLP. Now, kung 70 million, matagal pa rin yun para mag-deflate ng 44 billion supply. Pero nangyari dito, guys, no? So, itong 13 million SLP, binayback nila. No? 13.8 million, 20% of net burn added to stability fund. No? Kumbaga, ang ginawa ata nila, hindi ko alam kung kinonvert nila. No? So, basically, convert nila. Tapos, no action taken. We're encouraged by this progress and will continue to follow the path laid out in the document. Ngayon, hindi ko gets tong part na to be honest. Ano? Pero let's see, tingnan nga natin, guys, kung meron daw ditong mga tawag doon. Frequently asked questions. Ito, what are the current aspirational goals with SLP? No? Pero ito, guys, ha, bago natin itong basahin. Itong pagtaas ni SLP, magiging sanhi din to ng pagtaas ng mga axes. No? At ang pagbaba nito ay magiging sanhi din ng pagbaba ng mga axes. Although, syempre, may relationship pa rin yan kay Ethereum whatsoever. Pero ito pa rin talaga, no, magkakonekta to. Lagi kong sinasabi yan, eh, no. Magkakonekta yan dalawang yan. Ngayon pababa tayo mula tayong kasi no, wala tayong demand for Axie tapos kita yung binebenta ngayon 485,000. Tapos usually, guys, ang binababa ngayon ay mga level 1 Axie.
So totally, unti-unti nawawala na ng value yung mga level 1 axis. Ano, and then kada pagtaas ng level, diyan na yan umaano. No, kaya naman gaya na ito, no. Ito guys, ang ganda nito. Okay, ang ginagawa ko DCA guys. Okay, ginagawa ko DCA ng mga axis. So for example, bibili ako na sa tingin ko mga meta. Now, recently ang ginawa ko ito, pakita ko lang sa inyo. So, recently guys, actually kahapon lang, bumili na po ako ng forest, okay? So, the profit that I earned from flipping axes and then pinalit ko siya sa berry kahapon and then nagtipi na ako, hindi ko na hinaya. Hindi ko alam kung magkano presyo ng berry guys, ha? Ayun na. No. So, ganun ang ginagawa. Kumbaga, nilalaro-laro ko yung tokens ko. No, for example, axe ko, gagawin kong, I mean, if flip ko, kunyari, bibili ako dito sa kendama, ganyan. And then, example, bibili ako 10 lang, ganyan. And then, if flip ko siya, for example, ito, ganda na ito. Ganda na ito, binibenta lang ng ano. Kuko yan, guys. Binibenta yun ng bagsak presyo. Baka pagsisiyan nyo yan. Uy! Incognito po tek. Ayun. So, yun na nga, no. So, kanya-kanyang diskarte na lang naman din 'yan. Kanya-kanyang diskarte kung paano niyo lalaruin yung mga barahan niyo, yung mga tokens niyo. Pero of course, pag bibili kayo na ang mga axes, huwag kalimutan gamitin ang code natin na Coach Rev, okay? Ayos ba tayo dun? Ayos ba tayo dun? Okay. So, balik na tayo dun sa topic natin. So, yun na nga, have a reward currency inside the ecosystem that maintains consistent value or supply. We as active participants in Axie collectively own a token that primarily benefits us, build trust and shared understanding around evolving policies with the community as we go. Woo! Okay, so basically guys, no, ang mangyayari lang dito, parang more on gagawin lang nilang stablecoin si SLB. Based dun sa na ano ko, ah, sa understanding ko. Kumbaga, yung mga nage-expect ng SLP piso, medyo alisin nyo na yan sa mga ano ninyo, utak ninyo muna. Unless na lang magkaroon pa tayo ng further burning, no? Actually, ang ganda sana nung ano guys, eto. Ang ganda sana nung burning ng ano, ng Axie, no? Yung EXP boost, kung ginawa yung SLP or AXS, guys, napakaganda nun. Kaso ginawa ng Axie, wala, fiat ang ginawa nila, eh, no? Pero ganun talaga. Siguro kailangan daw kasi yun para sa Play Store acquisition, no? Para mapunta sa Play Store, ganyan. But, yeah, I mean, that's life, ano? Kayo guys, ano masasabi nyo dito sa SLP plans ni Axie Infinity? And ano rin masasabi nyo? Face reveal tayo. By the way guys, flex ko lang. Ano ba magandang effects dito? Hindi, joke lang. Ito. So ito guys, yung mga collections natin. Go Busters. Go Beat. Ayos pa guys. Ayun. But ayun, no? That's basically it. Buyback fund. Kasi, ganun lang talaga eh. Ang dami na kasi masyado, ano? Kaya nga yung ibang mga magawa ng play to earn, play and earn, or play to airdrop, whatsoever, isa lang naman yan, kino-correct na nila kasi natuto na sila kay SLP. Kasi guys, ang hirap na talagang balansin ng 44 billion. No? Ang hirap na nga balansin, tapos hindi pa nila masyadong dinadagdagan ng, ano, ng burning mechanism. No? Yun ang, ano dun, sad reality. I mean, di ba? No? Etong tawag doon, etong burning ng axis natin, halos hindi rin pa masyadong, kasi kagaya nga sinabi ko, 'di ba? Eventually bababa 'tong mga axis na 'to hangga't hindi ginagawa ng mga builders program games or ng mga other axis related games 'yung trabaho nila. So ano ba 'yung trabaho nila? Makatulong or makasupplement sa economy ng axis. Parang wala eh, no? Aside sa axis dal na parang di na nga ata operational. No, wala na. No, which is sad. Honestly speaking, nakakalungkot. No, kasi essential tong mga to eh. But yeah, let's read some of your comments. Di tayo mabot ng 75, actually 50 likes na nga lang. Eh, no? Di tayo mabot ng 50 likes, ayos lang yan. May next video pa tayo. Abutin nyo guys ng 50.
No, paabuti nyo ng 50 likes at tayo ay magpapa-axi giveaway. Pero ngayon naman, SLP pa rin naman. 150 SLP. Shout out kay Iron Heart. Let's go, Pixel. Sabi naman ni RBD, FOMO is real. Check nga natin. Sige. Paano ba ito? Hindi ko kasi makikita. Ito pala, in-open ko na yung coin gay ko. Yan. Pero, ang tansya ko kasi, guys, nasa... Ano pa rin ngayon eh. Tumataas pa rin ngayon si Pixels or si Berry. Pero bakit ko siya pinapalit na, no? Kasi una sa lahat nag-profit na ako. Nag-profit na ako ng around 6k, 7k, no? In just a matter of 3 hours. Pwede na 'yun, 'di ba? Nag-profit na ako. And then tumaas pa siya, honestly speaking. Like nag-TP ako, guys. Pumasok ako ng 0.92. Tapos ang nangyari sa kanya, guys, ang ganyang yari, nagpampa, 0.01. Ngayon hindi ko alam kung magkano. Nag-drop siya, guys, 0.85. Laan ang dinrop, 0.85. Then nag-ano na naman, nag-pump na naman ng malaki-laki din, guys, yung pump na yun. Sobrang laki din ang pump na yun, no? So ayun. Pero TP went happy. And then ginawa ko, bumili ko ng land, no? Check natin, guys, yung mga presyo ng land. Guys, tahimik lang tong land na to, pero hindi na siya din bumababa. Okay, so far hindi siya bumababa. Check natin dito, 734 yung nabili ko, guys, 717 USD. 717 USD. And then ang nabili ko, guys, sabihin nyo, Coach Rev, sabi mo maganda yung nasa road, guys. Wala man to sa road, direkta, pero kita nyo naman, lapit ko sa Arctic, lapit ko sa tubigan, tas siguro dalawang blocks lang road na rin ako. Tapos lapit ko rin dito sa may, alam ko dungeon area daw to eh, no? So kumbaga, hindi, nasa gitna ako ng mga access points, no? And nabili ko siya na mas mababa, like ang baba niya compared sa mga pinaka floor ngayon, ano. And then I'm also planning to buy another one, probably forest uli, no? Or pwede ring Arctic, depende sa trip ko, no? Na joke lang, wala na akong pera. Ang malamang sa alamang pa pwede, baka ano, forest, isang forest pa. Kumakachamba ulit tayo, no? Sabagang nagtatanong magkano kaya nabili, yun nga, 716 USD, 730, basta around 700 USD dito, no? Ngayon siguro yung next kong bibilin, baka direct na sa road, no? Para mga goods naman, siguro banda dito or dito, no? Pero sana mayroong mag-drop, ano? And then sa Arctic naman din, medyo mataas kasi, no? Pero if magkaroon tayo ng funds, willing din akong bumili na ito. So, tapos pinapa-isko natin yan. Like, ang profit dyan, guys, wala eh. Okay, unless manalo sa loto. No, talagang, ano lang to, no, for the love of community, and believe na lang din na may utility siya in the long run, ano. So, yung mga bumibili dyan ng mga land, shoutout sa inyo, no. Kita-kits tayo, no. Tulungan tayo, guys, pag meron ng trade-in dyan. Ron na lang buy nyo, marami pang magpapa-VIP. Bumagsak si Ron. Like si Bitcoin, nag-46k. Pero si Ron, guys, bumagsak. Ano? Bumagsak siya. Pero ayos lang, kahit bumagsak siya, ang taas pa rin, no? Like yung pinakamababa niya, just 2 weeks, parang, hindi ko nagkakamali, guys. Nasa around, or actually, wala pang 2 weeks, eh, mga 10 days. 120 pesos, pero presyo ngayon, 135. Magsak siya, pero taas pa rin. Sobrang taas pa rin, to be honest. Lalo na kung bumili ka noong December. Ganun. Profit na profit. RV Walden, note lang sa mga nagbabalak mag-trade to Berry in-game sa Pixels. Ito na nga, oo. Feeling ko magkakaroon din tayo ng ano dyan. Ng video, ano. Dito sa Pixels. Ng computation, kung magkano. Kasi ang hirap magkaroon ng computation eh. No, kasi makaka-apekto to masyado sa ano ninyo. Decision-making feeling ko. So, pag-iisipan ko kung gagawin ko yan ng video. So, comment nga kayo, guys, sa mga gusto yung i-content natin, no, para makita ko rin kung ano ba yung gusto nyong malamang information, di ba? Ayan.
Then sabi ni Crypto T, Crypto Tiger, buti bumili ako yung bumaba yung berry ng 100,000 berry, hahapaldo ako sa rap. Ayan, so, ayan. 400,000 berry guys yung pinapalit ko kahapon. 440,000. Buti bumili ako nung bumaba berry. Ayan, nabasa ko na yan. Ingat sa pagbili ng berry guys since nasa top siya. Ayan. Shout kay Denki, shout kay Kislev, Crypto Tiger. Yung berry to pixel dun mismo sa pixel. Eto ah. Isa sa mga reasons ko guys, bakit hindi na ako nag-wait? Kasi hindi ako naglalaro ng pixels. Okay. Kumbaga, para kasi guys, ma-withdraw nyo. Kapag pinasok nyo kasi sa, nangyari yung berry nyo, pinasok nyo sa pixels. Feeling ko, diba, may mga reputation yan. No? Eh, as someone na mag-i-start palang maglaro ng pixels, napakababa ng reputation ko. Like, wala ka talaga akong idea. Like, hindi ko rin alam kung magkakaroon ba reputation para ma-withdraw ko yung mga yun. No? Now, what if magkaroon? Tapos, what if kailangan ng reputation sobrang taas? No? Eh, mangyayari, wala lang din. No? Like, hindi ko lang din ma-withdraw. Makakapag-take profit na yung mga nakapag-profit sa play-to-airdrop. Ayun, maalanganin ako. May iwan ako. No? So, yun. Levy, di ako VIP kaya naman bumili dati pero gusto ko lang siya laruin. Pero grabe, sobrang immaculate na, bakit ang term? Hindi immaculate guys. Huwag immaculate, ano yun eh. Let's say, parang suntok sa buwan, yun na lang. Suntok sa buwan yung nangyari kahapon. Imagine niyo in a span of 3 hours, if meron kayong berry, nag times 3. Okay, times 3 higit, 3.2. No, 3.2x. May bumili ng 12 million berry nung January 31. And wala. Times 3. No? Ayun. Lods, ano nangyari sa naka-hold ng berry sa Ronin White? Maka-convert pa sa pixels yun? Maka-convert yun pag pinapalit nyo siya sa pixels in-game. Guys, ma-phase out niya yung berry na yan. Kaya, ipapalit yun na siya. February 19, phase out na yan. So, di ko alam kung ano mangyayari kapag hindi nyo yan ipapalit. No. So yun, sinasabi ko lang na ma-phase out 'yan. No. So good luck. User Saka wala akong class that time. Sakto wala akong class that time. Pagkita ko tumataas. Ayun, si Sir nag-profit ng 20 USD. Profit is profit, guys. Ako, ang una kong initial plan ko diyan, ito 2x ko, sabi ko. Teka. What if bigla tong i-dump? Ano, medyo mataas din yung pagbili ko eh. Like 0.92 guys, 'di ba? Imagine niyo, taas nun. So, nagkaroon ako ng 446,000 berry. Hindi, pinapalit ko na siya after years. Sabi ko, okay na to. No, profit na to eh. Diba? I mean, 7K in just 3 hours. Diba? Ayun nyo pa ba? So, ayun. Kumbaga, yung ilan sa mga profit natin, winidraw ko, and then, bumili ko ng forest. Ayan. So, yan guys. Maraming salamat sa mga nanood. Winner natin ngayon ng ating giveaway ay si Sir User NY5HR. Ayan, no? So, ayan. Ox na yon, happy na dun. Eh, tama, di ba? Profit is profit. Kay Sir, $20. Yung iba nga, $5 na magpapalit na yun. Masaya na yun, no? Kapag nagtitrade kayo guys, huwag kayong greedy. Like, imagine nyo na para siyang work. Pero, I mean, huwag nyo isipin na work. I mean, i-compare nyo siya sa 8 hours na nag-work kayo. For example, ang sahod nyo per day is 600. No? E kumita kayo sa crypto in 2 hours or 1 hour ng 600 pesos din. Nag-profit kayo 600. Ayaw nyo pa ba yun? Like, para kayo nakalibre ng isang araw, diba? So, yun. Yun lang. Hopefully, nagustuhan nyo yung content natin ngayon. Hindi ko alam kung nagustuhan nyo, nakikita nyo ako. No? Kung ayaw nyo akong nakikita, comment down below. Diba? No, okay lang. Last ko na itong sabi, Coach Rev, ayaw ka namin nakikita. Umalis ka na dyan. By the way, shoutout kay Poseidon. No? TikTok streamer. Panoorin nyo siya. TikTok streamer na Axie. Ayan. Shoutout kay Poseidon. Ayan. Shoutout. Sabi ko, shoutout ko siya next video. Shoutout ko li siya sa susunod na video ko. No, ayan. Yung mga streamer na nakakilala sa akin kapag nagko-comment ako sa inyo. Ayan. Thank you. Like, dumadalaw lang naman ako kasi nanonood ako ng mga laban. Tumitingin ako ng mga meta. Eh, sakto, naglalaro sila. Ayan. Wala na, bumabati lang ako. Good morning, ganyan. Good evening. Ah, ganun. Yun lang, guys. Thank you. Ang sumali ako si Coach Rev. Huwag kalimutan magdasal. God bless you all. Ano?
pray for everyone's safety and yeah. Uy.